Bakit naging wishing well? Hi mga kaangkan, samahan nyo kami pumasyal sa Queen Strawberry Farm na located sa Alfonso, Cavite. Nandito tayo ngayon sa entrance at nagsisettle ng payment. Ang entrance fee dito ay 50 pesos lang. Consumable pa ito ha, so pwede nyo pagsamasamahin ang payments and yun ang ipambayad sa activities na gusto nyong gawin sa loob. Tara, pasok tayo! Oo nga pala, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe ha. Subscribe ka na! Sa entrance area, doon na kami bumili ng feeds para maipakain sa mga Japanese tilapia. O diba, na all Japanese, yummy te! Sa pag-iikot ninyo, may mga fish pond pa kayong madadaanan ha, kaya huwag nyo ubusin lahat ng pakain dito sa harapan. At sinimulan na nga namin magpakain. Naloko na! Bakit naging wishing well? Nakaka-enjoy magpakain ng mga isda. Ang tatakaw, oh, akala mo naman hindi sila pinapakain. Sila yung unang masasalubong ng mga guest. Hindi ko pala na-videohan kanina. Ang parking lot dito available din, pero madali siya mapuno pag weekends and holidays. Ayan ha, malapit lang to sa Tagaytay, so may additional na kayong pwedeng pasyalan aside from People's Park at saka Picnic Grove. Kung mapapansin ninyo, pamilya ang pumupunta dito dahil nga pwede for all ages. Ay, teka lang, inabutan na kami ng ambon. Siyempre, hindi kompleto ang tour natin sa Queen Strawberry Farm kung hindi natin papasukin ang kanilang restaurant! Tara! Para sa mga magtatanong ng menu, huwag kayong mag-alala dahil ipopost ko rin yan dito sa video at mga sample pictures na galing sa kanilang Facebook page. Sa restaurant nila, kaya maka-accommodate ng at least 60 to 80 people. After lunch na kami pumunta dito pero tignan nyo naman no, ang dami pa ring tao. Akyat muna kami sa second floor. Ay sila pala. Akyat talaga sila oh. Akala mo order o kakakain lang namin eh. Here are the sample menus po. As of 2022, yun po yung latest menu nila. And pause nyo na lang mga kaangkan kung medyo nabibilisan kayo sa transition. Sa mga allergic sa hipon, naku, baon-baon muna ng gamot. Salad, syempre meron din silang salad. Ang sisig, lahat ata may gusto ng sisig. Karamihan pala may gusto ng sisig. And more salad, alam nyo ba ang tanim nila yan? Siyempre dapat hindi palampasin ang kanilang strawberry shake or smoothie. Pictures pa lang, nakakatakam na no? Ginutom ako dito ha, wait lang. Ito po yung exterior ng restaurant, so may second floor na daanan sa labas. Ang tamis! Kasing tamis niya ba yan? Tara, lakad na ulit tayo. Dito makikita niyo yung mga tanim nila na ginagamit nilang ingredients sa kanilang restaurant. Kung mahilig kayo sa pictures and videos, pwedeng-pwede din dito dahil maraming areas ang Instagrammable. Post-post ka lang dyan. Pak-pak, ganun! Gusto niyo ba pumunta dyan sa fish pond? Sige, mamaya pupunta tayo dyan. Mamingwit tayo. Dito naman sa kabilang side, ang man-made garden. Alam nyo ba yung mga bulaklak na yan? May ilaw yan paggabi. Ito makikita nyo yung napakataas na Christmas tree na kahit hindi naman Christmas season, ino-open pa rin nila para sa kanilang mga bisita. Kaya talagang magandang mag-celebrate ng event dito sa Queen Strawberry Farm. Tignan nyo naman ang ganda ng lights. Lalagay ko na lang sa description box yung kanilang Facebook page and contact numbers para you can directly ask your questions to them. Ngayon naman, so kahit wala kayo sa Baguio, pwede nyo pa rin ma-experience yung strawberry picking, diba? Pero, nung nagpunta kami, hindi po siya available. Ang ideal months ay December to February po.
So ayun ha, December to February. Kailan nga ulit? December to February po ang ideal for picking fruit picking. So tingin-tingin lang muna tayo sa paligid. Based sa kanilang official website, meron silang bed and breakfast. So kung interested kayo mag-overnight dito sa Queen Strawberry Farm, aya wag kayong magdalawang isip na mag-inquire dun sa contact numbers na ilalagay ko sa description box. So comment pa po kayo kung meron kayong alam na pwedeng pag-strawberry picking aside from Baguio, Tagaytay at saka sa grocery ha. Pero hindi kasaling grocery, comment kayo kung meron kayong alam kung saan pa meron. Tara naman mag-rod fishing. Ayan yung mga rates. Pause nyo na lang po mga kaangkan kung mabilis. Operating hours pala weekdays 8 to 7, weekends 8 to 8 p.m. Yan, so enjoyin nyo lang yung virtual tour ha, para na rin sinama ko kayo sa gala namin. Sit back, relax, ako nang bahala sa view. I love you. Ay, ano daw? So yung mga isda dito, medyo payat compared dun sa mga nasa unahan kasi hindi sila masyado napapakain sa mga pa-feeds. Kasi nauuna yung nandun sa may entrance area. Siyempre, bilang Marites, nakimarites muna kami sa kung anong ganap dito sa pa-fishing ni kuya mo. Ayan, tingin-tingin lang kami dyan. Ba't ganun, color green, pero healthy naman daw yung water dito. Hindi na Japanese tilapia yung mahuhuli dito ha, talagang tilapia. Ay, ang galing naman ng bata, oh, nahuli agad. Oh, pero in fairness, ang bilis niya talaga makuhuli ha. Compared sa amin, nung kami dito, ang tagal namin bago nakakuha. Pero ang ituturo talaga ng pangingisda ay pasensya. Yan, patience is a virtue talaga. Oh. Ayaw talaga, mi. So, dead man ay mga isda dito. Baka busog na ha, ayaw na ng mga bulate. So, ito yung unang huli namin. Ang saya talaga. Siyempre, try-try din tayo. Kuya, okay na ba yung bulate? Hindi ko bulate ha, yung pain. Oh, di ba? Certified mangingisda na tayo. Nakahuli tayo after ilang minuto. At last, ma'am, see, nakahuli din. Ang laki niyan ha. So, yung mga nahuli namin, since wala naman kaming cooler, binigay na lang namin kay Manong sa labas. This is a well-spent weekend. Thank you, Lord. And hindi ko nga pala nasabi, meron din palang playground for kids. Kaya talaga recommended for all ages. Walang boring na part dito, guys. Lahat may enjoy ninyo. Thank you for watching. Again, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye for now!